papasok na ako sa aking tahanan, mga kahiyahay, kung saan ang aking pamilya ay naghihintay. Family day daw ngayon, kaya maagang uwian namin. Ilang pamilya mayroon ka? Maraming salamat po sa pagkain. Maraming salamat po sa pamilya. Shout out sa lahat ng pamilya na nakiki-celebrate ngayong araw sa Family Day. Hello mga kahayahay. Medyo maaga nga palang uwi ko ngayon. Gawa nga ng ngayong araw daw ay Family Day. Although nga mga kahayahay, sa pamilya namin, sa buhay namin ay araw-araw ay Family Day. Kaya lang ngayon ay medyo natutuwa ako dahil maaga kaming pinauwi sa halip na 4:30 or 5. So alas 3 ay pinauwi na kami. At yun nga, nauna na yung tatlong kids ko. Bali, nag-extend nga ako ng mga 5 minutes pa bago ako nag-out. Gawa nga ng yung ibang trabaho ko doon na walang pamilya, ay nilapag ko muna sa table. Sabi ko, total wala naman kayong pamilya. Bukas ko na ulit kayo gagawin. Ito nga mga kahayahay, pauwi na ako. Ay tingnan nyo naman ang aking dinadaanan. Palayan. As you can see mga kahayahay, ay dito ako nadaan sa Palayan. Dahil ang totoo niyan sa farm talaga ako nagtatrabaho. At ang totoo niyan ay sa farm talaga ako lumaki. Kaya ito, Palayan ang aking nadadaanan. At ito nga mga kahayahay, ay medyo mahaba-haba na rin ang aking nilakad. Kaya maupo muna ako dito dahil mainit. Gawa nga ng alas 3 pa lang. Mainit pa ang araw. So, malayo na rin ang aking nalakad. Siguro mga 10 step. So, malayo na yun. Mabigat na itong aking tiyan . Kailangan ko muna mag step no, step yes. Upo muna ako saglit mga kahayahay para magmuni-muni. Dahil ngayong araw talaga ako ay natutuwa. Dahil maaga ang aming uwian. So, mabuti na lang at mayroon ganitong program ang government na every 4th week ng September ay dinideclare nila as Family Day. So, maganda nga yun dahil magkakaroon ng family bonding. Ang mga, lalo na yung mga empleyado na busy-busy na wala na halos time sa pamilya. So, alam naman natin na napakahalaga ng pamilya sa buhay natin. Para nga kanino ba tayo nagtatrabaho at kumakayo, siyempre para sa pamilya. Kaya mahalaga talagang unang pahalagahan ang pamilya dahil in case of emergency, mga pangyayari na mga hindi natin inaasahan ay pamilya talaga ang ating takbuhan. Lalo na kapag mayroon tayong sariling pamilya, yan talaga yung pinaghuhugutan natin ng lakas, resistensya para kumayod araw-araw. Kaya ito na nga, ako ay tatayo na mga kahayahay at magsisimula na ulit maglakad-lakad. Dahil baka ako pag natagalan dito sa aking paglalakad, baka wala na akong pamilyang maabutan. At baka nandoon na sila sa pamilya ng kapitbahay. At yung nanay nila ay wala pa, matagal pa umuwi. Baka magtaka yun sila, kalapit-lapit ng bahay ko sa pinagtatrabahuhan ko, tagal-tagal kong umuwi. Kaya ito na, babakbakan ko na ng step yes, step no. Mabigat na yung tiyan. Dahil ilang weeks na lang talaga, ako ay manganganak na. Kaya medyo marami na akong nararamdaman. Papasok na ako sa aking tahanan, mga kahayahay, kung saan ang aking pamilya ay naghihintay. Ayun, yung aking tatlong kids. Pag uwi talaga ng bahay, ang paborito na lang lugar, itong harapan ng TV. Yung isa, hindi pa nakabihis ng uniform. Nasaan si papa nyo? Ha? Nasa loob ng washing? Aw, nandoon pala sa labas. Kala ko nasa loob ng washing. Ito, lumayas na at nasa labas na. Ayun. Yes. Ang aming padre de pamilya. Linis muna tayo. Ano yung nalinis mo? Yung budiga ko na tinahanan ng bagyo. Budiga? Diyan yata nakatago ang iyong kayamanan . Dito. Kayamanan mong panahon pa ng hapon? Bawas na lang basura muna. Family day daw ngayon, kaya maagang uwian namin. Ha? Oo. Family day? Mm-mm. Ano gawin natin? Gawa ulit tayo ng bagong pamilya. Hindi pa ko ready. Ilang pamilya mayroon ka? Isang pamilya lang, pero... Maraming asawa? Ah, oh, buti naman. Na ano yan? Ano bagay ang budiga mo? Ninakawan ka ba? Patingin nga. Bago na sinipin, baka may maalis ko pre ka.
Parang nang parang nagbubukod ka na yata ng bahay eh. Opo. Sawa ka na ba sa akin? At parang... Oh, yung tinambak mo lahat ng basura mo rito. Inayos mo? Inayos mo. Ayan, tambakan ng aming gamit. Basura. Basura sa paningin ng iba, pero sa mata namin, mapapakinabangan pa. Kaya oh, lalo na tong asawa ko. Eh, sabi ko, basura na eh. Sa kanya gusto niya, iligpit pa gid talaga. Eh, dahil daw balang araw ay mayroon siyang pagagamitan. Kailangan magtabi-tabi para... May lig siya magtabi. Yan na naman ang anay. Maluto tayo. Maluto natin. Ang lulutuin natin ay... Lumakain. Natural. Alam, magluluto tayo na hindi makapagkain. Nagutom ako. Maisip tayo na maluto. Pinambak mo masura. Yung mga... Mga... Swimming pool po wala na. At ang binasura mo na. Ay, mabuti yan. Mga bagay lang yung binabasura ko. Ang mahirap ko yung asawa ko, binabasura ko. May magadampot pa kaya sa iya? Wala na magadampot sa iyo, wala ka ng laman, inubos ko na. Pasok ka na dito, tama na yan, pahinga ka na, pasok ka na dito. Mag-aisip tayo ng ating kakainin for today's video. Punta muna kami ni Honey Loves doon sa taas, kalipapa, para magbili ng aming makakain. Kasi sikatan ka lang ng araw. Ah, may araw. Sumari naman itong araw lang. Sige. Ano? Miss na. Nakahubad ka? Miss na. Akala ko baga pupunta tayo ng talipapa, nakahubad ka. Eh, baka sabihin nila, nako, may paratinging lechon. Hanap tayo doon ng makakain. Pwedeng lutuin at makakain. Para maaga tayong makapagluto at pabor yun sa akin, maaga tayong makakain para maaga din akong makahilata. Siyempre, para ano na, good night world. Siyempre, pagod eh. Pagod din kaya ako maghapon. Buti nga baga ngayon, medyo maaga kami pinauwi alas 3. Tuwang-tuwa naman ako eh. Maaga makapahinga. Ito na nga mga kahayahay, galing na kami sa taas, sa talipapa. Bumili kami ng aming kakainin ngayong family day. So, ang naisipan namin ni Honey na bilhin ay itong pansit. Magluluto kami ng pansit. Dahil nga sa, sabi daw sa kaugalian ng Pinoy, o kasabihan ng Pinoy, ang pansit daw ay pampahaba ng buhay. Pero ngayong family day, para sa akin, ang pansit ay pampahaba ng pasensya ng mga nanay. Oo, kailangan na pansit ang kakainin ngayon para humaba ang ating mga pasensya, mga nanay. Humaba ang pasensya sa mga anak, lalong-lalo na sa tatay. Kailangan talaga mayroon kang mahabang-mahabang pasensya. At nasaan na nga pala yung tatay? Matapos niya akong sinamahan doon sa talipapa bumili, nawala na yung tatay. Ay nako, baka naman yun ay nag-family day na sa kapitbahay. So ayan, family day. Ay di, sumasama din kami sa pag-iimis ng aming kusina at paghahanda ng pagkain. Family nga, kumbaga. Wala munang paisi-isi. Dapat lahat ay tulong-tulong. So ito nga, magluluto ako ng pansit. At ito na rin siguro ang aming magiging hapunan para tipid. Hindi na kayo magluluto ng kanin para sa hapunan. Eh, ito na rin, pansit, kaka tinapay. O, pwede na to, hindi na siguro kami nito mamamatay bukas. Kung ito lang kakainin namin. Nasaan na pala yung tatay? Nasaan na pala si Honey Loves? Ayan, si Gail. Dahil kabilang siya sa pamili, siya ngayon ay nagasampay ng damit. Sinalang ko na yan kanina bago kami pumasok sa trabaho. Eh, ngayong pag-uwi, di siya na ang magsampay. Miss pa si Gabriel ang aming kusina, ay hanapin ko muna yung kanilang tatay. Ay aba, nakalingat lang ako, nawala na. Nasaan na bago yung tatay nila? Finding tatay ako ngayon, mga kahayahay. Ano na naman kayo ang pinagkakabisihan mo? Tama ba itong tinatakong landas dito sa kagabihan? Sana kayong tatay namin. Ayun. Medyo masukal na ang aming bahay, mga kahayahay. Gawa nga ng iisa lang aming tatay. Natagalinis ng bahay. Mga kahayahay, dito pala ang aming tatay. Anong ginagawa mo? Anong inagawa mo? Pabayaan na yung aking farm. Ay, nag-ano pala?
namamatay yung ibang ano, saging. Pinapatay mo yung ibang saging? Patayo, pero wala bunga. Bunga mo yung lukulok. Ay, ganun pala yun. Talagang lumaki ka nga sa farm. Oh, ayun o, may bunga ng saging o. Yun. Iwanan muna kita dyan. Iwanan muna kita, magluluto ako ng ating pagkain. Oo eh, para mamaya, pag sipol ko. Ade, pag ano pala, pag nakarinig ka mamaya ng bagting, alam mo na yun ha? Oo, pag nakarinig ka mamaya ng ganitong tunog, oh, yun o. Oh. Yan, alam mo na ha? Alam ko na yun, kung anong klaseng ayos ko na. Lalapit ka na, pag narinig mo ang ganong tunog. Ayun. Oh, lapit ka na ha. Alam mo na yun kung anong mayroon. Ayup yun ha, hindi yung tao ha. Dahil busy ang kanilang tatay, edi itong ginawa ng kanyang tatay ang aking katuwa ngayon. Isa tayo ng kwan, sangkalan. Ito yung akin. At hugasan ko muna itong manok. Wala pa tayong pork sa mga panahong ito dahil sa swine flu. Tapos ka na magsampay, ne. Tapos ka na rin magwalis ng sahig. Sige, dito pa. Magtulungan natin itong pansit. Dahil tutulong din kayo mamaya sa pagkain, ay di tumulong kayo sa pagbuto. Eh. Magluto tayo ngayon ng pansit para lang tayong may birthday. Sino ba may birthday ngayon? Ha? Wala. O, bakit tayo magluluto ng pansit? Magluto tayo ng pansit kasi bagong gupit si Bukbuk at si Tuto. Bakit tayo magluto ng pansit? Dahil ano, ne? Dahil sobra na yung pera natin? Dahil ano, ne? Maga kayo umuwi kanina. Family day? Oo, naman pala eh. Family day daw ngayon. May magluluto tayo kasi maga tayong umuwi. Para maaga din tayong kakain at maaga tayong makapahinga mamaya. Diba? Ang pansit daw kasi ay pampahaba ng buhay. At pampahaba ng pasensya ng nanay. Kuha ka doon ng ano. Yun oh, isang puti, isang puti, isang kalan. Dito ka oh. Ito, lagyan mo ng kwan. May iyong pinaghiwaang sibuyas at bawang. Oh. Okay. Si Gabriel yung ating master chef. Gilgil mo na ang maghihiwa ng gulay. Huwag mong pakaliitan eh. Baka hindi na yan makita mamaya kapag hinalo sa pansit. Kailangan mo konti. Mag-finding repolyo tayo mamaya niyan. Huwag mo rin masyadong lakihan. Tama rin, Buk. Sobrang dami ng bawang mo. Okay na yan. Alam mo naman na hindi ako exposed sa maraming bawang. Ay, ang hiwa mo, medyo pahaba. Pa-slice. Sige, liitan mo pa. Pero pag maraming bawang, natubo yung pakpak ko sa likod. Tapos nagalipad ako nang wala sa oras. Liitan mo, Gab, liitan. Opo muna ang mama. Alam niyo naman ang mama. Laging bida kahit saan ang gulo. Yung ano, Bok, kawali. Banlawan mo yun, oh. Gasan mo yung kawali yun. Pakasabit. So, nandito ako para taga-comment. Alam niyo naman ang mga nanay. Naga-comment sa mga mali. Banlawan mo muna yan doon. Maka may alikabok. Kasi salang na dito, oh. Para mag-isa na natin yung manok. Hiwain mo ng ano, ha? Tawag dyan, hiwa baga dyan sa iyong kwan. Sa iyong carrots ay parang pa-strip. Ano yan? Tawag dyan, pahaba. Nagbalat ka, dito mo rin naman nilagay ang balat sa ano? Sa chopping board. Oo. Yan. Putulin mo yan, yung kanyang ulo. Tapos, tiin. Yan, putulin mo pa yung ano? Hindi, ipatayo mo, delikado. Yan. Kamay mo, ha? Tapos yun, tiin mo dito. Pantayin mo, ha? Pag hindi pantayan, bigyan kita ng ruler. Isa pa. Ito, hatiin mo pa, ne. Yan, hatiin mo pa. Manipis. Ganun din. Hindi, delikado. Basta ganun lang. Ano mo lang, tila mo ako. Gets mo? Sige, ikaw na. Yan. Yan, sige. Pag naghiwa ka, may kasamang diin at gigil. Yung parang nagigigil kabaga pag ginabungangaan kita. Yun, ganun. Yung nagigigil kabaga sa busis ko. Pag ako nagbunganga, ganun. Ganun yung kasamang gigil. Yun. Sige. Tapos hati-hatiin mo yan hanggang sa magnipis.
mask yun. Tiin mo yan. Yan, panipis ng panipis ba gani ang hati mo? It's huneng. Sige. Tiin mo panipis ng panipis. Paliit ng paliit. Kailangan medyo ano siya, oh. Parang ano baga. Parang walis ting-ting. Yan. Okay. Unti lang, ha? Yan. So, anong kasunod? Anong igigisa? Okay. Oh, eh, ano yung bawang at sibuyas mo? Kailan mo ilalagay yan? Mamaya, toppings na lang sa pansit. Sige, lagay mo yung manok. Dandahan lang, boss. Parang naga, ano ka naman na eh. Para ka naghalo ng siminto. Ah, lagyan mo ng paminta. Sige, dami-damihan mo. Maganda yung maraming paminta. So, mayroon na yung toyo, so lagyan ng paminta. Yan. Okay na yan, huwag masyadong madami. Baka umanghang. Natakpan mo muna konti para maluto yung manok. Yan, very good. Nilagay sa gitna. Sige, takpan. O, yung apoy. Check mo yung apoy. Baka over. Yan, lagyan ng tubig. Busin mo yan. Sige. Damihan mo ang tubig kasi sisipsipin niya ng bihon. Op, okay na muna. Okay, takip. Hintay natin kumulo. Ang gagawin niya sa bihon ay biak-biakin. Dalawang kamay. Biak-biakin mo para kumasya mamaya sa kawali. Yan, sige, panggigilan mo. Parang ano baga, yung gigil baga na biglang nag-blackout ng cellphone mo dahil tapos na yung oras mo dahil may parental control. Yan, I'm very good. Matapos gamitin ang mga sangkalan at kutsilyo ay hugasan at ilagay sa tamang lagayan. Dahil pag hindi yan nahugasan mamaya, lumilipad yan. Nakakita ka na ng lumilipad na chopping board. Biglang nagkaroon ng pakpak. Pag hindi kasi yan ilalagay sa tamang lagayan, tinutubuan yan sila ng pakpak, lumilipad. Si Gabriel. Ah, wala na. O, ikaw na maglagay. Lagay mo na yung bihon. Bihon? Bihon ba yan? Ayun, oh. Ba, ay, nawala na si Gabriel, eh. Nakalingat lang ako, eh, nawala na. Iniwan na yung kanyang niluluto. Kagayagid sila ng tatay niya. Nakalingat ka lang, eh, may wala na. Nadahan. Lubo mo na lahat. Isa-isa mo pa. Yan. Oo, sige, ilubog mo. Ilubog mo dyan sa sabaw. Kailangan mabasa. Sige, kaya mo? Ayun na, si Gabriel. Oh, isunog na yung naluto mo. Saan ka ba nagpunta? Nagmarites ka pa sa kapitbahay mo eh. Ikaw na dito. Ilubog mo sa kwan, sa sabaw. Yan, okay na. O, takpan mo muna para kumulo. Mamaya yan, pag na-absorb na nung bihon yung sabaw, okay na yan, halu-aluin. Takpan mo muna, Gab. Takip mo kanina. Yan, balik na doon kung saan ka galing. Nakipagpismisa ka, balik doon. Para pag balik mo dito, spaghetti na yung pansit mo. O, nanawa ka na doon maglinis sa likod. Wala kang pans. Ah, wala kang pans. Dito kasi yung number one fan. Yung asawa mong gandang-ganda sa sarili. Sinabihan ko na maganda sa sarili ko. Kay never pa ako sinabihan maganda ako. Hindi ako na magsabi sa sarili ko, yung ganda-ganda ko. Ayaw ko na ako mag-upload. Gusto ko yung iba ko sila. Gusto iba ko mag-upload. Oh! Kabahan ka kung ang iba ang nagsabi na maganda ako. Pag sinabi ni pare mo na maganda ako, nako po, kabahan ka na. Ikaw na maghalo. Ilagay mo yung gulay. Yan, yan yung gulay. Unawak mo yan. Oo. Yan. Dalwahin mo ng pan para maganda yung paganyan-ganyan mo. Oh. Para na-exercise pati yung mga muscles. Mainit kasi yan para sa ano, bata. At lalo naman sa angkin. Dito lang ako tagapanood sa iyo. Ano naman? Pumapalakpak ang aking puso at balon-balunan. Nandahan ha? Haluin mo na walang talsik. Patunayan mo na hindi ka pasmado. Kuhan ko lang eh. Tapos nagbasa pa nga ako eh. Sabihin. Ano? Pasmado na.
Kasi minsan pag nagluluto ito, kung sinangag, oh, daming talsik. Daming kalat. Daming kalat. Kaya nga malaking kuhan na ginagamit ito. Kahit nga malaki pa, katalsikan. Yan ang napapansin ng mga ano, yan ang napapansin namin mga nanay. Kapag ang asawa ang nasa kusina, grabe naka, naman. Nakaluto, parang, nakaluto nga, pero yung pinagdaanan, oh, parang dilubyo ay. Daming talsikan, daming ginamit na utensils. Yun, sige. Tuyo lang kung kulang eh. Paminta. Yan, masarap sa pansit yung may paminta eh. Yan, okay na yan. Kain na tayo. Magutom na. Paborito yan eh, ano eh. Ni hayahay ang pansit. Talsik. Siya mo, tal, sik. Sige lang. Hindi, pagkawalay na eh. Sige, pag naman yung anak mo mag-email. Yan. Pwede na siguro yan. Tingnan natin. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Lord, maraming salamat po sa pagkain. Maraming salamat po sa pamilya. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa pag-iingat. Amen. Yeah. Amen. Ah, sige na, kain na. Punong-puno ng pagpapasalamat. Dapat lang talaga. Puro pasalamat. Kasi nasa atin ang lahat. Mayroon tayong guwapong papa, magandang mama, may pagkain, may masipag magluto na bukbok at gilgil at tuto. O di, salamat talaga. So, ang bukong malaki to eh? Ito. Juice. Ano nga ngayon? Family day. Okay, family day ngayon eh. Kasi maga kami umuwi. Dahil family day. O di, bukas mayroon kayong ikikwento doon sa inyong klase. Sa inyong mga madam, kung paano kayo nag-celebrate ng inyong family day. Kalamansin eh, gusto mo na. Kabok. Kautoy. Tutong talaga ang aking pamilya. Ayan. Shout out sa lahat ng pamilya na nakiki-celebrate ngayong araw sa family day. Shout out sa lahat ng pamilya. Shout out sa mga kumakayod para sa pamilya, sa mga nagpupuyat para sa pamilya, sa mga nagtatrabaho para sa pamilya, sa mga nanatiling matibay para sa pamilya, nanatiling matatag, para sa mga tumitiis para sa pamilya, at doon sa mga malayo sa pamilya, yung mga nasa ibang bansa, shout out po kayo dyan. At doon sa mga may edad na 40 na hindi pa rin nakabuo ng pamilya, huwag kayong mawala ng pag-asa. Magkakapamilya din kayo. Oh. Basta na. Lahat ng pamilya. Pamilyang Pilipino, shout out. Lapit sa amin sa kayo. Ang sarap ng may pamilya. Nakain nyo, no? Kanin? Wala. Kanin lover talaga ito. Isang ito, wait lang. Hindi, parang mayroon kasi kanina yun. Yun lang ko kumikanin. Wala ko pa. Isang kuna na kasi ito. Ah, mayroon. Huwag dahil kanin, no? Dali na. Oh, para sa pamilya na ang tatay ay mahilig sa kanin, oh, shout out yan, oh. Bahaw. Wow. Hindi na talaga ako nagsae, kaya maluto nga tayo ng pansit. Oh, para sa mga pamilyang nagtitipid, oh, lahat basta shout out tungkol sa pamilya. Shout out din sa pamilya na may tatay na para utos. Tapos ang inuutusan ay yung buntis pa. Oh, kutsara mo. No? Sarap, Bok. Ulam po na to eh. Wala din ulam mamaya eh. Sarap nga pag may kanin. Ano? Gutom. Shout out sa pamilyang nagugutom. Sana ay bubusugin kayo ng pagmamahal kahit walang material na bagay. Kayo ay mabubusog ng pagmamahal.
basta kayo kaya muna. Doon sa mga pamilyang nawasak, masak. Hangad ko ay mabuo kayo. Siyempre, maraming broken family ngayon, no? At doon sa mga nang-aagaw ng pamilya, huwag nyo nang ituloy. Maawa kayo sa mga bata, apektado. Kaya ang kalamansi ito, ilang kalamansi nila kayo. Kaya ang kalamansi. Mahilig talaga yan sa maasin. Pero inubos niya na. Kasama na pati yung buto. Mahilig talaga ito sa maasin. Kaya wala na akong kalamansi. Ito sila. Ikaw andyan eh. Gusto mo ako pala tayo. Kaya pala nilagay mo ako dito. Shout out sa tatay ng aming pamilya. Nilagay mo ako dito. Exercise yan para sa'yo. Parang malalaglag na nga itong junior mo eh. Oh, dinala ko na. Talaga buong kalamansi. Nabos ito ito eh, oh. Kala nakuha ko, tatlo sa kanya. Mahilig yan sa maasim. Kapapak nga yan ang ano, kalamansi. Kumbaga bata yan. Mahilig yan sa mga maasim. Sarap may kalamansi eh. Di mawawala ang pansit. Long life. Oh, long life. Ilang years na yung pamilya natin? Wala na ba? Ilang years na tayo? 5 years? Hindi. 23? No. Ilang edad nyo? 10. Edad nyo? 11. Kailan kayo magta-12? October. Yun. So, magta-12 years na tayong pamilya. Oo. October. Kaya yung mga nag-sakripisyo sa abroad, iniwan ang pamilya para mag-abroad. Naku, isang ano talaga yan. Isang matinding sakripisyo. I believe ako sa mga nag-abroad, iniwan ang pamilya. Pati-bayan lang ng loob yan. Tapos pati na mag-abroad, malayo sa pamilya. Grabe. Pag ako yun, baliw ako yun. Iba pa rin kasi yung nakikita ko sa totoo. Iba talaga pagkasama mo yung mga anak mo. Dating. Ano yun? Yung nakalun sa abo. Yan naman ako. Kaya nga, di ba? Matagal na si Papa na sa abroad. Pero ang maganda doon, binibigay ni Papa yung pangailangan nyo. Yan naman ako lagi. Matawag sa inyo. Tapos lagi nang katawag. At ang mahalaga doon, lahat na kailangan nyo, binibigay. Hindi naghanap si Papa ng ibang pamilya. Yun, tagal-tagal ang panahon. Nan-abroad siya. Bumalik pa rin sa atin. Advantage ngayon, sa social media, kaya sa tawagan, ito na doon ang panahon talaga na aroy, sulat-sulat lang. Ngayon, nakikita mo na yung pamilya mo. Wala sila si Lilo, pinatulog ko lang. Pinatulog ko lang sila. Hi. Pag tulog pagising na, wala na ako. Nahin sa Iloilo nga pala. Oo, pinatulog ko lang sila. 3 taon sila. Hindi, parang 1 year lang sila doon, kinuha ko din agad. Hindi, 3 taon sila na iniwanan ko. Tapos pinatulog ko lang sila. Parang kulang-kulang 1 taon. Nangyari kasi doon. 10 months. Nangyari kasi noon, si Kambal. Mas, ano yan, okay, yung lumabas, 2 taon. Lumabas itong maliit eh. Nung 2 taon si Kambal, lumabas na itong maliit na to na tupo. Eh ngayon, kapos kami sa budget. Naghanap ako ng kwan. Wala din ako mahanap na magbabantay, yaya ng Kambal. Kaya nag-decide kami na doon muna sila sa lolo't lola niya sa Iloilo. Tapos si Papa nila nag-abroad. Tapos nung nakahanap na ako ng yaya, yun, kinuha ko na si Kambal sa Iloilo. Mga 10 months lang kayo doon. Di ko kaya? Lagi mo tinatanong. Hindi, naiisip ko lang. Bakit wala? Hindi ko kaya na wala yung mga anak ko. Kaya nung 8 months si Lawrence, sinundok ko yung 2 doon. Binalik ko dito sa akin sa Mindoro. Grabe naman ang hirap na pinagdaanan ko noon. Kasi ako lang ba isa? Kaming pasok ko ng trabaho, malaki ko yung bahay, nasa baba pa, kaya din.
bet-bet ko sila araw-araw. Lakad ka ng mga 15 to 30 minutes bago ka makarating ng school. Si Florence, isang taon. 8 months dito sa career. Tapos sila, daycare. Sama ko yan sa ano, lumaki sa school yan si Lawrence. Tapos si Kambal nag-aaral. Tapos si Kambal nag-aaral sa daycare. Wala nga makita ang yaya. Dabi, hirap. Kapagod ko yun, ah. Pero nakasurvive eh.